lahat po ay nahihiyakang magsilahod. Tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apong Hodge. Sumayin niyo ang kapayapaan. Lahat ng mabuti dulot ng Ama sa mga anak niya. Lahat ng ikabubuti ay batid niya. Lahat ng mabuti siyang nais at nasa niya. Subalit di lahat ng kagustuhan niya matalim at magustuhan ng mga anak niya. Kaya't masisisi ba siya kung magkamis ay nagpaparusa? Makapagtatanong ka ba bilang anak niya, bakit ako nagdurusa? Kailan may di niya kalooban ang magdusa ang sinuman, kundi ang bawat pagdurusa, ang layo niya'y mahango niya. Kaya huwag niyong isipin, pinagdurusa kayo ng Ama, kundi pagdalisay, pagbabata, pagtitiis sa mga pinagdaraanan, upang siya'y hanapin at masumpungan, kilalanin at tanggapin, at magtiwalang mayroon siyang gagawin. Kaya't halina kayo, mga minamahal ko, taglayin ninyo ang liwanag na mula sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya, matanglawang lahat kayo makaunawa ang diwa niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ba ang nagmimithing masaktan, masakitan, at magdamdam? Wala ni sino man, sapagkat lahat ng tao gusto nila magaan, madali, masaya, maligaya. Ngunit kung magkamisan sa pagtalikod sa Ama at pagtatalusira ng mga anak niya, sa paglaban sa Kanya, dinaranas ang mabigat na halos di makaya. Ngunit walang makadadala ng mabigat, kaya't walang mapapasan na mabigat, kundi lahat ng Kanyang ipapapasan, yaong batid niyang kaya ng mga anak niya. Kaya't halina kayo, mga minamahal ko, maunawaan nawa ninyo ang bawat layo ng Ama na siyang mithin ninyo upang anuman ang para sa inyo ay mabigat at di kaya, magaan yung maitawid, magaan yung maiusad, magaan yung maisadsad, magaan yan nan kayo lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang katotohanan, pangungusap ay binibigay, mula pa noon ang pag-aatas ay hindi napaparam. Mga anak na ginamit, matwid niyang binibigay, kung paano sila hirangin at sila ay tumalima naman. Bawat tumalima, may pinagdaanan, may pagdaraanan, may kaganapan sa kanilang buhay. Hindi upang sila'y saktan, hindi upang sila'y pahirapan, hindi upang sila'y gupuin, hindi upang sila'y mamatay sa hirap at dusa na yan, kundi upang magsalarawan ng pagiging matapat, ng pagiging totoo na pagtanggap sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama, lahat ngay may bibigay niya, liwanag, lakas, tatag at tibay sa kanyang mga anak
Halik kayo, mga minamahal ko at iniibig ko ang totoo. Sa pagsunod niyo sa Ama, huwag sarili ninyo ang masabi niyong kaya ninyo dahil kayo. Kundi kaya niyo dahil siya. Huwag niyong sabihin, di kayo makatatagal, sapagkat ang lahat, simula pa lamang, batid niya nang ang lahat ay magluluwat. Kung siyang susundin, kung siyang pakikinggan, walang di magluluwat, walang di makababata sa kanyang handog at alay. Maliban na nga lamang, italaga sa sarili, sarili ang magdala, sarili ang gumanap. Subalit kung kapiling at kasama ay espiritu niya, siyang kapiling at kasamang tagatupad, tagagawa at alipin lamang ang kanyang mga anak. Mga minamahal, katotohanan ang sa aking tinuturan, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramanehanam. Alalaumbaga, pagsibol ng damo, kahit na kay linis at kay kinis ng lupa, di namamalayan pagkaumaga, marami na palang nakasibol sila. Ikaw namang isang taong masipag na ayaw mong nagkakarumi ang iyong bakuran. Hindi nga ba't gagawa ng paraan para ito ay alisin, linisin, at maging mainam sa iyong pananaw. Subalit, may mga damong pinahahalagahan ka dahil ito'y magagamit mo. Kaya't ang marurunong tinitira nila sa kanilang bakuran, dili kaya'y salupain ang alam nilang magagamit. Hindi nilalaganas na ito'y nililinis, pinapatay, inaalis, kundi sa pagkakawari nilang may magagawa ang damong yaon at ito'y magiging silbing gamot, itinitira nila man din at sinasaayos pa ang pagkakatanim. Mga minamahal, talinghagang binaybay ko pag nilayan yung lahat ito. Ngayon ang paglilinis ay nakatalat na kahanda na sa sanlibutan ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama. Ngunit nakikita mat namamatsagan man, saliksik man at batid lahat, kung sinong masama at kung sinong mabuti, bakit hindi pa lahat ay hinahawi niya upang laganasin ng patayin ang masasama? Sapagkat kung magkamisan, dahil sa masama, mari ikaw ay laging nakatuon sa diwa mo'y maging matatag, matibay kang magnilay. Ikaw na nasa liwanag, ikaw na nasa mabuti, masasabi mo, mahango punawa ito. Makakilala nawa siya. Makatuwid nawa siya. Isang palatandaang may layon kang maganda at mabuti sa iyong kapwa nilalang. At siya o naman ang palatandaan din ng Ama sa iyo. Nang isip mo'y sa kanya, damdamin mo'y siya. Kaya naman kay ganda ng iyong layunin sa kapwa. Kaya't kung magkamisan ang taong masama, siya pang naging ganap sa iyo pare kay pabanalin pawa. Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko. Kung magkamisan ang kamalian ng kapwa nyo, siyang magbibigay tatag ng pananalig nyo. Kung magkamisan ang pagkakamali ng kapwa nyo, siyang nagpatimpi ng sarili nyo. Kung magkamisan ang sarili ninyo, dahil sa kapwa nyo nagkasala sa inyo, nasukat na tarok na alas, natalastas ng Ama, kung papaano nakuha nyong alas. Na kayong nanalo, kayo ang napatalo, ay di ang sarili, kundi ang kung anong wala sa inyo noon na nagkaroon kayo, yaong pagtitimpi nyo, yaong naganap sa inyong pagbabago. Alalaumbaga, marami nga ang natutupad sa lupa na di kayang liripin ang taong isipan. Subalit ang Espiritong Banal na maghahari kaninuman, babaybayin, ibabaybay, iuulat, ipatutupad, upang ang taong magliwanag, makikilala siyang ganap. Nekkaramanehanam. Mula kay Ezekiel.
Ang aklat ni Ezekiel ay bumubuo sa ganitong istorya. Si Propeta Ezekiel ay nabuhay sa panahon ng pagkakatapon sa Babylonia bago at matapos bumagsak ang Jerusalem noong 586 na paghahari. Ang kanyang mensahe ay para sa mga itinapon paghahari ng ama sa pagiging isang marapat kung papaano ginamit itong si Ezekiel. Ang kanyang mensahe ay para sa mga itinapon sa Babylonia at sa mga naiwan sa Jerusalem. May 6 na pangunahing bahagi ang aklat na ito. Ang pagkakatawag ng Diyos kay Ezekiel, mga babala tungkol sa kahatulan ng Diyos at sa darating na pagkawasak ng umapi ng Jerusalem. Mga pahayag ng Panginoon tungkol sa kahatulan ng mga bansang inapi at naligaw sa kanyang bayan. Pag-aliw para sa Israel matapos bumagsak laban sa Gog. Paglalarawan ni Ezekiel sa muling itatayong templo at bansa. Karamihan sa kanyang mga isipan ay dumating bilang mga pangitain at inilahad, binigyan niya ng diin ang pagbabago ng puso at espiritu at ang pananagutan ng pagbabagong buhay ng bansa. Bilang saserdote at propeta, mayroon siyang tanging malasakit sa templo sa pananatili ng kabanalan. Bakit binaybay sa inyo, pinabasa kay Constancia? Patotoo lamang espiritu'y nagtuturo sa tao. Ang wika'y gawin mo ito, gawin mo yaan, anak ko. Sundin mo ako at bibig mo'y ibuka mo. At wiwikain ko naman ang marapat sa iyo. Doon ang may pandinig ay makaririnig, ang tatanggap ay makatatanggap, at ang magliwanag makakakitang ganap. Sa katotohanan, sa kaukulan, upang sila'y makatuto, matutot matutunan kung anong marapat tupdin gawin sa mundo. Yaw na nga ang katotohanan, anak na minamahal ko. Kaya't ang bawat mga hinirang may ganya-kanyang gampanin sila, may kaukulang sinasambit, at may marapat silang tupdin. Hindi ngayon hinirang ka, gawin mo ito, Pedro, parehas ng gagawin nyo ni Juan. Gawin mo yun, Juan, parehas ng gagawin nyo ni Mateo. May nagkakawangis mat magkakatulad na ginagawa sila, ngunit at pasubali ang pagtupad ay di pare-parehas kung paanong pamamaraan nila, kundi ang katalino at karunungang babahagi sa kanila siyang magbibigay daan upang makamtan at maituwid nilang landas na tinatahak nila. Kung magkagayon, kung lahat ng talino na pinaghari ng amay ng ibabaw ay sa tao, naganganap, nagkaroon ng kaganapan, ang kanyang mga kaloob at kagustuhan ng tinupad, sino nga ang taong mga hinirang, ang sa kanya'y nawalay, ang sa kanya'y bumagsak. Nang dahil sa kanilang paghihirap, nang dahil sa kanilang hirap, nang dahil sa kanilang sakit, nang dahil sa kanilang sakit, o dili kaya lahat ng tumupad, kaniyang na isadyad. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Alalaumbaga. Sa ulo na ng apat na nilalang, naroon ang sangbubungang tila kristal. Sa ilalim nito'y magkakaabot na nakabuka ang tigalawang pakpak ng apat na nilalang at ang tigalaway nakatakip sa kanilang katawan. Nang sila'y lumipad parang lagaslas ng malaking baha, ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak, parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak at mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ang paglipad, ang apat na nilalang, binaya nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa Sapiro
at may nakaupong animoy tao. Mula sa baywang nito, pataas ay may ningning na nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw, na ang kulay ay parang bahag hari. Ganyan ang katulad ng kaningningan ni Yahweh. Nang makita ko ito, ako'y nagpatira pa at may narinig akong tinig. Sinabi sa akin ng tinig, "Tao, tumindig ka at may sasabihin ako sa iyo." Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. "Tao," ang sabi niya, "susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan, kaya't puntahan mo sila at sabihin mong ito ang pinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila at sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo. Malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila. Huwag kang matatakot sa kanila kahit pagbantaan ka, kahit na paligiran kanila ng waring makaupo ka na sa gitna ng mga lakdan. Huwag ka ngang masisindak sa kanila, bagamat sila'y talagang mapaghimagsik. Sa pagkinig at makinig sila o sa hindi, sabihin mo sa kanila ang ipinasasabi ko sa iyo, pagkat sila'y talagang mapaghimagsik. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga nga ako upang kanin ang lahat ng aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulut pokyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambahayan Israel at sabihin mo ang pinasasabi ko sa iyo. Ang pupuntahan mo ay ang sambahayang Israel at hindi ibang bansa. Mahirap unawain ang salita. Ang pupuntahan mo ay mga taong nakaunawa sa mga sasabihin mo. Ngunit hindi sila makikinig sa iyo pagkat ako mismo'y ayaw nilang pakinggan. Matigas ang ulo nila. Ngunit ikaw ang gagawin kong katapat nila. Patitigasin ko ang iyong kalooban tulad nila. Ang ulo mo'y patitigasin kong higit pa sa batong buhay. Huwag kang matatakot na sa paghimagsik ng sambahayang iyon. Sinabi pa niya sa akin, pakinggan mong mabuti at tandaan itong sasabihin ko. Pumunta ka sa mga kababayan mong itinapon na tulad mo, sa makinig sila at hindi, sabihin mo ang pinasasabi ko. Ako'y itinaas ng Espiritu at narinig ang ugong ng isang malakas na tinig na nagsasabi, purihin ang Panginoon sa kalangitan at narinig ko ang pagaspas ng pakpak ng mga nilalang na buhay at ugong ng kanilang gulong na parang ugong ng malakas na lindol. Naramdaman ko ang kapangyarihan ni Yahweh at nag-aalab ang galit ko habang ako'y inililipad ng Espiritu. At dumating ako sa Tel Abib, sa baybay ng Ilog Kebar,
sa lugar ng mga itinapon. Pitong araw akong natigilan at hindi makapagsalita. Pagkaraan ng pitong araw, sinabi sa akin ni Yahweh, "Tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Ano man ang sabihin ko sa iyo, sabihin mo sa kanila bilang babala. Maaring ito'y hatol sa kamatayan para sa masama kapag hindi mo sila pinagsabihang lumayo sa kasamaan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Ngunit wala kang pananagutan kung ayaw nilang talikdan ang kanilang kasamaan matapos mong balaan. Kapag nagpakasama ang isang matwid, ay ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalan ng kabuluhan ng kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Pag hindi mo siya pinalalahanan, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag pinayuhan mo siyang lumayo at sa kasamaan ay lumayo at nakinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan." Maliwanag ang atas kay Ezekiel. Mahirap tupdin, mahirap gawin bilang katauhan. Sapagkat siyang magdurusa kung hindi niya tutupdin. At kung susundin naman niya ay wala siyang pananagutan sa kamatayan ng bayang yaon, ng kanyang pinagwiwika at marapat pagwikaan. Mga minamahal, marami ang sinugo mula noon, ngayon at kailanman sa iba't ibang pamamaraang pagpapakita ng Ama, pagpapasilay niya ng marapat nilang sundin ay siya nga naman bilang kanyang mga anak. Tao, hindi nga lahat kayo'y may palatanda ang kayong hinirang ng Ama. Hindi nga kayong lahat ay makapagsasabing, "Ganito ang atas niya sa akin, ganito ang pakita niya sa akin, ganito ang pagpapakita niya sa akin." Sapagkat hindi lahat ay gayon nga ang katuparat ginawa. Subalit, wala man sa inyong pinakita at pinasilay ng gayong pag-aatas at gayong habilin, kung tutupdin ninyo ang kanyang mga aral at susundin ninyo ang kanyang kalooban, daig nyo pa ang mga inatasan na nagtalusir at hindi sumunod sa kanyang kalooban. Kaya't magalak kayo, magbunyagi kayo, magpuri kayo sa Ama sa pagtalim at pagsunod nyo, sa pagmimiting kayo'y makasunod sa Kanya. Napakapapalad ninyong mga lingkod, na di man ninyo nakita kung paano mangusap ang inyong Ama, na hindi man ninyo nabanag ang liwanag niya, ngunit nagkatakot kayo't sa Kanya'y sumunod tumalima, at nanahan ang liwanag na dulot niyang walang kamatayan, at minithin yung sa inyo'y manahan, sapagkat mapapalad nga kayong damdamin niyo'y niloob niyang makadama, at di naman naman ninyo't nanahan kayo sa Kanya upang tupdin at sundin kung sino nga siya, pakinabang niyo'y walang maliw, walang katapusan, bagamat may pinagdaraanan kayo, tandaan niyo tao, makasasadyad pa rin kayo. Nekaramenehana. Nekaramenea hana, nekaramenea ana. Sadyang ang may tagapangusap, may tagabuka ng bibig, at may tagaulat. Hindi nila nakikita, matuwid nilang di makikita. Subalit sa panahon ng Espiritu, ang makinig na may pandinig, na bago ang pag-iisip, damdamin ay gayon din, tatalim at susunod, liligaya silang ganap. Hindi man hayagang sa kanila'y nakipagniig, sa kapwa nila naging daan na sila'y sumunod man din, kung anong naramdaman ng sa kanila'y inatasan, at ang inatasan naman ng Amang nauna sa kanila, parehas nilang madarama, kung anong naramdaman ng isa, mararamdaman ng lahat na sa Kanya'y susunod, tatalimang ganap. Ang pag-ibig na matapat, ang pananalig na totoo,
ang tapat na pagtanggap, ang pagsunod sa aral at atas, paksa sa buhay sa mga salitang namutawi, nanahan sa banal na aklat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenehana. 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 Ang may pandinig ay nakarinig. Sinong magsisiwalat nang tama at tumpak, kung walang patatatagin, patitipayin na ganap? Sino ang magpapagamit at magpapaalipin sa kabanalan, kung walang nasyahan, natuwa sa kanilang kinamtan? Sino ang matapang para ipagsigawan ang kadakila at buhay ang ama? Wala nga ni isa man, ang matapang ay espiritu niya, na taglay ng mga nagsusumigaw kung sino siya at ano siya. Mapapalad kayong nagpaalipin, sumunod sa Ama. Di ninyo alintana ang inyong sarili, manuman ang inyong tinatalikdan, anuman ang sa inyo'y nararamdaman. Magtiwala kayo. Ang lahat ng inatasan, ganti ng Ama'y asahan, upang isang araw masilayan, katapatan niya sa nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenehana. 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 Kung paano si Ezekiel, inatasan man din niyaan, mga pangitain na binaybay kung paano ang simula upang sumunod at tumalima. Sino nga ang magtitiwala sa babae sa inyong harapan, na kundi sa pag-aatas at pagpapasilay ay tutupad nga na tuwiran? Na kung hindi sa mga kaganapan, anong may babaybay at mapapatibay ang kalooban? Subalit, kung papaano si Ezekiel pinatatag-pinatapang ang babae sa harapan, sa pagtuturay nagluluwan, walang katapang at katatagan bilang katauhan, subalit na ibigay ang marapat kamtin upang sumulong at tumupad, atas ay tupdin niyaan. Hanggang sa lumago at lumaganap kayo, hindi sa ganang siya't hindi ganang siya, kundi ganang akin bilang ako'y ako sa inyo, espiritong din na silayan din niyo makikita. Kung papaano noon at ngayon ay isa lamang, ang pag-atas ng Ama ay iba't iba nga lamang. Ngunit ang lahat ng tumatalim at sumusunod sa Kanya, di nga ba't masisilayan ang Kanyang kadakilaan? Marami pang magaganap, aking mga anak. Inyong suriin yung aking tuturan. Bawat kaganapan sa inyong buhay, na kayo'y nakasadyad, ang bawat araw nyo, ipagpasalamat nyo sa Ama, buhay kayo, naririto kayo, narinig ang aral na ito. Ganang kunting na pagkatao'y di mawiwi ka ito. Ganang katauhay anong talinong sundin ito. Ganang di nyo nakita, natupad at naganap ang may maibigkas sa pagbubuka ng bibig niya. Kung magkagayon tao, anong ibig ituran para sa kaganap at istorya nitong si Ezekiel? Nalasap niya ang tamis na parabagang pulot pokyutan. Yaw na nga ang silbi ng aking mga aral, nang sino mang numamnam at sino mang lumagok niyan, tandaan niyo tao, lalasapin ang tamis ng pag-ibig. Lalasapin ang tapang upang isadsad at makasadsad man din sa tutupdin, na di ganang sila at di ganang kayo, at di ganang kanya, kanya-kanya kayo, kundi ganang Ama, ganang Espiritu niya, ganang di niyo nakikita. Baybay niyang mundo, kilala niyang tao, ang mga anak niya'y sinuri muna ito, bago'y natasan, bago'y naralan, bago pinatupad, bago naganap, taon ang binilang, taon-taon may hinihirang. Subalit,
iba't ibang panahon man ang dinatalat na ibahagi sa iba't ibang kapanahunan at iba't ibang paraan, taon-taon mayroong napapabilang, taon-taon mayroong naitatakwil, taon-taon mayroong mapapabilang at di mawawalay ang bilang ng taong nilalang. Kaya nga't wikang maliwanag, isa ba kayo sa mga nakadama? Patuloy niyong namnamin ang damdaming mainam at malalasap niyong sarap na inyong mga nilalasahang aral niya. Katotohanang katotohanan ang sa'ki tinuturan na sa loob pa lamang kayo ng sinapupunan ng inyong magulang, nakatalaga na kayong mga hinirang at kinalulugdan upang doon baybayin sa inyo taon na kung kailan lumipas at doon masasabi sa inyo, taon mo ngayon, taon mo bukas, taon mo sa susunod, na araw ay ako rin, ako man din kahit kailan. Yaw na nga ang pawang katotohanan, aking mga minamahal, kaya't magsigalak kayo, kayong mga nakadarama at patuloy dumadama, kayong nakakaunawa at patuloy umaunawa, kayong nakaririnig at patuloy nasa inyo ang nasang makinig. Kayong mga nagsasabuhay at nagsasakatuparan ng aking mga aral. Makikilala niyo ang matuwid, makikita niyo ang tapat, mararamdaman niyo ang ganap, masisilayan niyo ang liwanag. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. At marami pang ginanap, tinupad si Ezekiel, na hindi na baybay at di na isulat na ilahad. Ngunit sino ang makakalimot sa pangakong mainam? Malalantad malalahad ang ginampanan ng mga nilalang, maging sa unamang panahon at sa kapanahonan nila, na magpahanggang ngayon babaybayin yung ulat upang balik-balikan na lamang ang istorya ng mayong ilahad. Tapat, totoo, matwid at ganap, yaong ama ko. Na ama ninyo't ama ng lahat. Pag-arian kayo, mga minamahal ko, sikapin sa damdamin, manamnam na tuwiran, pagmamahal na matapat, tamis inyong malalasap. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kaya sa bawat pagtaliman nyong naisadsad nyo ang tinaliman nyo, kayo waman din ang makapagsusumigaw at magpapatotoo sa ginawa ng ama sa inyo na kilala nyo siya. Pagharian kayo, mga minamahal ko, mahal na mahal ko kayo. Kaya di man kayo mawawaan, maunawaan ng kapwa nyo, amang unawang unawa kayo, siyang ipagsigawan nyo. Amang nakakaunawa sa inyo, siyang parangal at papurihan nyo, at mithin nyo bawat araw at gabi man, damhin at madama ng puso nyo. Kaya't masigasig at maalab kayong sa kanya'y tatanggap nang dahil sa inyong pagtupad na kayo rin ang nasiyang ganap. Pagharian kayo, mulit-muli wika ko, kaya't ito ang wikang maliwanag, ang paghahari ng ama'y walang katapusan, noon ngayon at kailanman, mapagharian nawa kayo, mga anak na minamahal. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Ang plano ng tao'y di plano ng ama, ang takda ng tao'y di takda ng ama, kaya't sabihin man niya bukas o makalawa, kapag di pa ginusto ng ama, wala pa ang bukas niya. Ngunit di man magturan magluwal, kapag gusto ng ama, na ngayon din ay eto na, walang kalam-alam, kabatid-batid ang sinuman, eto anak ko, largado ka na. O tao, ganyan nga ang ama, nabubuksan ng sarado, naiusad niya ang mahirap makasadsad, sapagkat siya noon ngayon at kailanman, yaw ng aking pinakikilala na nasa niyo'y makilala, higit kong nasang pakilala siya naway magkaisa tayo sa isang layon at nasa niya.
ang kilalanin ng bawat isa, sapagkat mahal na mahal kayo. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Pinupuri kong walang hanggan ang Panginoon sa tuwing napapatotohanan kong hindi kathang isip ko ang dinaratan, sa tuwing ang katuparan ay pinakikita sa pagsunod at pagtalima. Kaya't kung magkamisan, mahirap man ang tinatahak nang dahil siya'y nararamdaman at siyang inaalam kung papaano katutulungan, siyang inaasahan kung paano ka sasaklolohan, siyang tinatawagan kung paano mo siya pananaligan, siyang aasahan kung paano ka mailulwalhati niyang ganap. Nakatutupad ka sa hindi mo namamalayan, umuusad ang panahon, ang bilang palay, ganyan na nga yan. Mga mahal, walang magaling, walang matalinong magturan. Ngunit kung hindi sumusunod ang mga inatasan, walang magpapatotoong, totoo pala siya, buhay siya, kahit di nakikita, nangungusap espiritu niya, at ang espiritu niya ay tapat totoo at dihuwad sa tao. Kaya't kapag siyang nangusap, panigurado, taon man ang lumipas, matutupad pa rin. Kaya, huwag kayong manghinawa, huwag kayong magsawa, huwag kayong mabagot, huwag kayong mainip, makipagtotoo kayo, tapat na damdamin ay gawad nyo sa Ama, nang makita nyo man din, katapatan niyang sa inyo'y gagawin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Kaya nga't sa pamamagitan ng Espiritu, nasa salaraw at napapatotohanan siya nga ang nagtuturan. Noong Lunes po, madaling araw na pagbumising ko, sa akin po kasing CRI, naglagay ako ng larawan ni Divine, na para nang sa gayon, kahit anong ginagawa ko, hindi siya mawaglit sa aking isipan. Na kahit anong sabihin ng tao, wala akong pakialam. Na si nasan ba ang larawan at ribulto? Dahil ikaw mismo ang buhay na patutot nagpapatutuo na ang pinangungusapan ay ikaw, ang nangungusap ay Diyos, ang pinangusap niya ay naging totoo, naganap, natupad, bakit mo siya hindi pagtitiwalaan? Sapagkat kung walang nagaganap, natutupad sa sinasabi, aba isarado na ito. Dahil sinungaling pala, pinahihirapan kang todo-todo ang mga hindi mo dinanas nung hindi ka naglilingkod, ay dinananas mo ngayon, ngayon ay pahihirapan ka at wala palang totoo, sinungaling pala, ay di mag... tamad-tamaran ka na lang. O dili kaya, gawin mo na lang kung anong gusto mo. Magpasarap ka sa buhay mo. Wala palang Diyos. Pare-pares lang pala sasapitin ng mabuti at masama. Eh di, kung anong gusto mo'y gawin mo na. Pare-pares pala kayo na sasapitin. Ngunit, dahil hindi totoo yun, na iba ang sasapitin ng nagpapakatotoo sama, at iba nga ang kakamtin ng mga sumusunod sa kanya. Ngunit sino magpapatotoo kung alam mong basahin, alam mong iba-ibay, alam mong ituwid? Sarili mo di mo ituwid. Sarili mo, hindi mo pa napangyayari sa buhay mo yung nasunod mo yung sinabi mo. Ikaw na ginamit na naisisiwalat mo yung mahiwaga ang Diyos dahil may nangyari na sa iyong hiwaga. Nasasambit mo mahimala ang Diyos dahil may nangyari na sa iyong himala. Nasasabi mo buhay siya dahil may nangyari na sa iyong buhay talaga siya na nangusap, na natupad, na ganap. Nasasabi mo, totoo siya dahil napatotohanan mo ng totoo siya. Nasasabi mo,
takot ka sa kanya dahil nakatatakot talaga siya. At kaya nga, nasa salarawan sa banal na aklat, ang mga sumunod sa kanya'y nagkaroon ng takot. Dahil matwid nilang nakikita ang sinabi sa kanila'y napatupad ng Ama. Hindi man nila pinaniwalaan ang una dahil di nila nakikita, salita lang ng salita. At nang magpakilala at nagpakita, hindi naman naniwala ang pinakitaan. Kaya naman, dumatalang takda, wala nang pakita, wala nang pakita-pakita. Pangitain lahat ang binaybay at ginawa. Ngunit lahat ng pangitain, kaya napatotohan ang hindi haka-haka, hindi katang-isip at hindi parabola. Dahil may pinangyayari, may nangyayari, may pinatutupad, bagamat di sa lahat ng kausap ay pinangyari ang sinabi, bagamat hindi lahat sa kausap ay pinangyayari ang sinasabi, subalit ang mga totoong nakinig, sumunod, pinangyari't nangyari ang sinasabi ng bibig nila. Dahil sila'y naniwala, nagtiwala sa Diyos na mahiwaga, mahimala, dakila, makapangyarihan. Kaya tao, huwag mo subukan ang Diyos mo. Makipagtotoo ka sa Kanya. Gawin mo yung atas niya. Tupdin mo yung aral niya. Kapag walang nangyari sa aral niya at totoong sinabi, ay hindi pala. Eh, hindi ka totoo sa Kanya. Ngunit kapag nakikipagtotoo ka, nahihirapan ka man, hindi mo nararamdaman ang hirap na yan. Napupuyat ka man, hindi mo nahihirapan ang mata mo. Dahil siyang nagmumulat ng mata mo, siyang nagbibigay ng liwanag sa iyo, at siya rin ang nagbibigay ng kagaanan para ikay huwag ka mang matulog, pasisiglahin ka naman. May pinadadama man siya sa iyo sa katawan mo, ngunit at pasubali, bakit katakatakang may nararamdaman ka, kay sigla kay lakas nakatutupad ka? Bakit ang kapwa mo may sakit lang na gayon? Ang sabi nila, Roy! Aray ng aray, wala namang nababago sa aray dahil hindi nila alam ang paraan. Kaya't iniba ng Ama ang mga anak niya na nakiisa at nakikisa sa espiritu niyang hindi makilala ng mundo, hindi makita ng tao dahil hindi nga nila kinikilala. Ang kinikilala ay salapi, bagay, pagkain. Ang wika ay ganito, Anak, hindi ako makikilala sa ilang saglit, sa ilang araw, buwan at taon. Subalit, sa buong panahon na ako'y kikilalanin at ako'y hahanapin, man din makikilala ako sa matwid kong gampanin. Kaya, hindi lahat ng nagsasabing, Diyos ko at Diyos ko, aral ay totoo, buhay nila hindi naman may sa buhay, matanda nila labanan. Kahit na ano, ay sasabihin, yan bang anak ng Diyos at nag-aaral ng salita ng Diyos? Wikang maliwanag, kung pinag-aaralan mo ang salita ko, dapat may paggalang ka sa kapwa-tao. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Kinikilingan mo'y ginagalang mo. Ang wala kang kinikilingan, walang hiya ka sa Kanya. Ano ang wika ng Ama? Tapat ka kahit mahirap at mayaman. Kahit maganda at pangit, pantay ang tingin mo. Dahil alam mo, mata mo'y sa akin, gawa mo'y ako. Tao, katotohanan, yaong sa aki tinuturan. Natatakot kayo, mamatay sa sakit nyo. Ngunit di kayo natatakot sa araw gabing makalimot kayo. Huwag nyong katakutan ang araw nyo't bukas, sapagkat alam nyo, kapag matwid nyong kinilala at tinanggap ang Ama, matwid niya kayong aarugain, lilingapin, bubuhayin. Habang di panahong ika'y mamatay, maraming paraan at paraanan niyang gawin, ika'y gumaling, lumakas man din, tumatag man din, mabuhay man din, umusad man din, tagumpay man din, ay iyong kamtin. Tao, kilalanin niyo ang pinakikilala ko. Makikilala niyo ang aral na ito.
Sundin ninyo ang pinakilala ko. Mararamdaman nyo kung ano ang pandama niya para sa inyo na mahal, na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganang katauhan, Constancia David Arceo Sanchez ang pangalan, di kayang baybayin, di kayang iulat, di kayang sabihin, yung saki sinambit. Ibok ang bibig, nagagawa ko yaan, itulak sa dila, iluwalang salita, tutok din ko yaan. Ibabahagi ko sa diwa, iluluwal niyang malwika, upang masambit at maging ganap, ako nga sa inyo ang nagwika't naglahad. Tao, kahit na bata, magagamit man din. Kahit na matanda, pantay lamang paggamit. Lalaki at babae, matwid na magagamit. Ngunit hindi lahat ay gagamitin, dahil hindi lahat tumatanggap. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumain niyo ang kapayapaan. Tumanggap man ang ilan, di naman nagsabuhay. Tumalim nga ang ilan, di naman nakipagtotohanan. Sumunod nga man din niyaan, di naman naging tapatan. Yaong saki damdamin, naglapat man din niyaan. Ano ngayon ang palagay niyo? Sapat na sulok ng daigdig na ito, nabilog ang mundong tinatawag niyo, na hindi naman inyo batid kung anong sukat nito. Ngunit baybay ng lahat, at saan man dako, abot parot parito, makakamit na patunguhan kayo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumayin nyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, lagi niyong tandaan, ang katapatan ng ama ay di nawawala kahit kaninong anak niya. Subalit, hindi lahat ng anak niya matapat sa kanya. Ang kadakilaan ng ama, pinakikilala niya sa lahat ng sandali sa mga anak niya, ngunit di lahat nakakakilala sa dakilang gawa niya. Ang kapangyarihan niya, makahihiram, makahihingi ka kung nais mong makaunawa sa aral niya. Ngunit di lahat humihingi, humihiram ng pangunawa sa salita niya. Kaya naman, ang mga may gustong makaunawa sa aral niya, hinahanap nila banal na salita niya. At tinutupad nilang mga nagdanasa, kaya't silang nagpapatutong buhay na buhay siya. Pagharian kayo, mga minamahal ko, natuwir ang minamahal sa ibabaw ng mundo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Balangkas ng tao'y di balangkas ng ama. Kabuuran ng tao'y di kabuuran ng ama. Sapagkat ang buod ng buhay niyo'y batid niyang lahat ito. Ang buod ng istorya niya ay hindi lahat makababatid na tao. Kaya't Espiritu Santo, tawagin niyo tao, sasaklolohan kayo, gagabayan kayo, papatnubayan kayo, sasamahan kayo, kakalingain kayo, tuturuan kayo, ipadarama sa inyo ano't sinong pinagmulan ng buhay ninyo. Sumain niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao, naking mga minamahal. Kaya't namuong dugo sa inyong balat, sinong naguusad upang ito'y kumalat? Namuong bukol sa inyong katawan, sinong magdudurog upang ito'y mawala? Patay niyong ugat upang mabuhay, sinong tutupad at sa inyo'y gaganap? Ano man ang sakit nyo, sinong maglilisan, magtatanggal, mag-aalis ng karamdaman? Tao, lahat ay instrumento para sa inyo. Ngunit ang katotohanan, ama ang dahilan, ang paraan
sa inyong buhay. Pagharian kayo, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Kaya mahal ko, yan ang di mo maririnig sa inyo. At ngayon ikay naririto, nananamnap ninanamnam mo, iba yung siglay kamtin mo, panaligan ang kalinisan ng kalinis-linisang bituka mong taglay. Ang di pagalin langanin, katapatay tutob din, upang maganap sa taong nilalang na tapat man din niyaan. Nek karamenea hana, nek karamenea hana, nek karamenea hana. Buhay po bang Diyos? Buti ng Ama kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay noon, ngayon at kailanman. Halin na kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan. Dakila at walang kapantay, noon ngayon at magpakailanman. Sikapin niyong siya ay kamtin, madama niyo kanyang gala na dulot sa inyo mga anak. Pulot po kyuta ng katamis-tamisan niyan, inyong malalasap ang linamnam ng pagmamahal niyang matapat. Sa diwa niyo na mabubuksan, aral niya'y mapagninilayan. Bulay-bulay niyo't mapagtatanto niyo, siya'y buhay at hindi mamamatay. Kaya't kapit-bisig kayo, sa kanya ay mangunyapit. Huwag ninyo siyang talikdan, huwag nyo siyang iiwanan. Pagkat kayo'y kanyang sinasamahan, hindi kayo kanyang hinihiwalayan. Kayo lamang tao ang nalilisya, kapag isip at damdamin ay hindi siya. Kaya't sa kanya nyo ilaandwina, damdamin nyong sa inyo'y may kalituhan. Kaisipan nyong may karumihan, sa kanya nyo'y lagak na tuwiran. Upang hawiin niya ang mga dilim at mag-inam na kaisipan. Ang sa inyo ay ganap na manahan, kalinisan at kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Mga minamahal, ganang pagkatao, ayoko pong isiwalat ito sapagkat ayoko magmagaling sa inyo. Ngunit ito po ang inaatas sa akin na ibuka bibig ko at sabihin ko ito. Iba't iba po ang pag-aatas ng Diyos. Sa mga tumititig sa amin at gumugusto at naniniwalang kami lingkod ng Diyos at inatasan kami, maniniwala po sila sa aming sinasabi. Subalit sa mga hindi po naniniwala at di kami matanggap, hindi po nila paniniwala ng mga totoong sinasabi namin. Ngunit hindi po ako doon ay magdaramdam at wala po akong pakialam kahit anong sabihin. Hindi ibig sabihin wala akong pakialam sa kapwa ako, kundi ang ibig ko sabihin, bakit ko naman iyon didibdibin at bakit ko naman yon pahirapan ang isipan. Samantalang mismo, kaming mga tumutupad, kaming sumusunod sa aming layunin at gampaning dito sa dakong ito, kaming nakakalam kung ba't kami naririto. Kaya't iba't iba gampanin, iba't iba pag-aatas. Ang binahagi ay buhay at bumuhay, magbigay buhay. Magsiwalat ng katotohanan ng aral kung paano mabubuhay ang pananalig pananampalataya at mabuhay ang pag-asa ng mga may karamdaman at patay ang pananampalataya at pag-asa.
Kay Ezekiel naman, pinatutuwid ng ama ang mga mali na gawa ng mga anak niya ng panahon ng Israel at Jerusalem, ng mga ninuno niyang natapon at dinala doon sa bayan kung saan sila'y naitapon sa lugar na yaon. Baybayin natin kung saan lugar. Sila'y tinapon saan? Sa ang dako. Sa Babylonia, sa Jerusalem, at sa saan pa? Ayun, sa Babylonia at sa Jerusalem, na doon ay ginawa nila ang labag sa Panginoon. Tinutulan nila ang kanyang kabutihan na ang wika't sinugo sa kanya nang sabi ito, ilan lamang sa habilin. Nang sabi niya, patitigasin niya ang loob, alam niya yaon, ngunit sumulong siya, huwag siyang katakutan, huwag niyang katakutan. Sabi niyang maliwanag, alam kong sila'y matitigas ang loob, ngunit huwag kang matakot sa kanila. Tama ba? Sapagkat hindi ka man nila pakinggan, nasabi mo ang aking sinasabi, wala na sa kanyang pananagutan yun ang ibig niya sabihin. Ngayon, itong mga hinabiling niya. Ibabalik sa Sodoma, sa Jerusalem, sa Samaria, nako, matwid ang tuntunin, sabi ng ama. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Kaganda! Kahit ano palang kasamaan mong ginawa mo, kapag nagbalik loob ka sa ama't kinalimutan mo na lahat ang kasamaan mo, kakalimutan niya na rin ng lahat ng kasalanan mo. Subalit, hindi ko'y kinasisiya ang kamatayan ng masama. Kaya sabi niya, kakalimutan ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutiang ginawa niya sa bandang huli. Subalit hindi ko'y kinasisiya ang kamatayan ng masama. Narinig niyo po. Kaya sabi pa niya, sabi ni Yahweh, ang pag-ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutiang ginawa niya noona. Buhay bang Diyos! Kaya, huwag sabihin ng tao, nakagawa naman ako ng mabuti kahit ako'y nagkasala ngayon. Marami na ako nagawang kabutihan, Eka. Mapatatawad na ako ng Diyos. Manapang nagkasala ka sa una't maganda ang ginawa mo sa uli, yun, mapatatawad ka. Subalit yung nasa kabutihan ka na, pagkatapos ng kabutihan mo, sa lahat ng kabutihan mo, sinumbat mo sa kapwa mo, wala kang ginawa kundi magsalita ng masama. Wala nang kwenta lahat ang ginawa mo. Kaya, sikapin. Sabi nga, ano mang ginawa niyo mabuti sa kapwa niyo, huwag niyo nang tuntunin. Pabayaan niyo ang ama, ang siyang gumanti man din. At ang lahat ng kamalian, inyong harapin, inyong pagsisiyan, sa may magbalik, loob lamang. At doon, lahat ng iyan, kaliligtaan, kalilibutan. Ngayon, ang tao nangangatwiran, siya daw mabuti, siya daw ang mabuti. Mabuti ka ba kung ginagawa mo'y masama sa kapwa mo? Buhay bang Diyos! Kaya, hali kayo, halina kayo, mga minamahal ko. Ano ang tunay na gamot sa karamdaman? Sinong gustong makalaya sa sakit? Wala.
Batayan yung magtaas. Takot kayo, ano? Eh, alam na po eka ng Diyos yun. Ba't kailangan ko pang magtaas? Eh, ganyan. Nasa eskwelaan ba kayo? Sabi ng teacher, sino eka ang nakakaalam ng sagot nito? Taas nga kamay! Walang nagtataas. De, ibig sabihin, wala kayong alam eka sa tinuturo ko. Meron po. Sabi ng guru, eh, ba't di ka nagtataas? Eh, ba't po kailangan pa? Eh, alam ko namang yung tinuro mo, eh, alam ko na. Eh, ba't kailangan ko pang itaas? Suplado ka pala, anak ka. Kaya kung magkamisan, may guro na nang magkaharap sila nung kanyang estudyante dahil inhinhero na, doktor na, sabi sa teacher na, ma'am, katanda mo na. Ma'am, kawawa ka naman, may sakit ka na pala. Ma'am, hanggang ngayon ba'y nagtuturo ka pa? Mayabang nang magsalita? Dahil, naturo na ng guro niya kung ano yung alam niya. Hindi na naalala yung nagturo sa kanya'y grade 1 pa lang siya, pinagtisan siya ng 1 plus 1, 2 plus 2 ng inhinyero na't napakagaling na sa arithmetic sa lahat ng kwentado. Tinanong ang teacher niya, ma'am, sumahin niyo nga po ito. Katagal sinusuman ang teacher. Siya na nagsalita. Sinabi niya, ma'am, tapos na po ako. Di pa po ba kayo tapos? Ay, ganun ba, Eka? Kagaling mo naman, anak. Eh, ma'am, ako po ang naggaling sa iyo. Eh, ba't hindi mo pa alam yan? Minatapa ang teacher niya. Ganyan ang tao kapag may karunungan na. Ang nagturo sa kanya ay nilalamangan na. At di na maalala kung sino siya, sapagkat ang alam niya, may natanggap na siya. Ngunit ang wika ng ama, ano man ang kinamtan niyo at nakamtan niyo, huwag niyong kaliligtan sa akin nagmula ito. Tao! Dahil sa bagay na nakakamtan ng tao, kung minsan dahilan pa para makatugot siya. Sasabihin, eh kasi po eka, nagpapagawa ko ng bahay, hindi po eka mabantayan. Kasi po eka'y naglilinis ako sa mga paligot at paligid. Kung di kita binigyan, anak, wala kang magpapagawang bahay. Ngayon, nagpapagawa ka ng bahay, ako na may kinalimut at tinalikdan mo. Matatapos ang bahay mo, pati ikaw, tapos. Buhay ba ang Diyos? Kaya ano man ang biyaya nyo, ano man ang nakakamtan nyo, ang nagbibigay sa inyo, patuloy nyo siyang kilalanin. Patuloy nyo siyang, hindi ikaw pinatatamaan ko, ha. Sabi, ay, nagpagawa ko ng bahay. Hindi po. Ang sabi ng maliwanag na istorya ng mensahe, kabuuan. Napakaliwanag, pang buong sanlibutan. Ngayon, yung nasaktan, di na eka ako pupunta ron. Sinaktan ang damdamin ko. Karami kang sasabihin, ako pa pinatamaan. Kaya marami din ang umaayaw dito. Ang sabi nila, eh wala naman eka ang minisahiyan, kundi patama sa akin eh. Eh kilala kaya siya? Nakikita kaya ginagawa niya? Eh de siya na rin ang nagsabi, ganun pala siya. Mabisto ko tuloy. Salamat, Ama. Buhay bang Diyos! Isang araw ang mensahe. Eh, kunwari lang kayo, Eka. Tanong kayo ng tanong ng gamot, di naman ninyo iniinom. Pagkatapos, Eka, kayong pagsabihan ng ganito at ganyan. Nagtungo kayo, Eka, sa inyong mga doktor. At pagkatapos, ay sinabi nyo pa, ano yun yung gamot? Eh, ito po binigay ni Apo Kunching. Eh, sino ba, Eka, yung Apo Kunching na yun? Yung po, Eka, manggagamot doon. Eh, ano ba, Eka, yan? Mga damo, naku, naniniwala ka, Eka, dyan baka mamatay ka. Di pa na ipaglaban. Kaya kung magkamisan, maraming nagtatanong, ano po ba eka gamot? Magtungo ka ng dambana, susurin muna kita. Hindi katulad sa una, lahat binibigyan. O tao! Ang lahat ng nawawala, ang lahat ng binabago, nasa tao rin pagtanggap. Kaya't kung matwid kayo, totoo kayo, kung ano simula sa una, gayon pa rin hanggang huli. Ngunit kung kayo nagbabago, ang ama nyo rin may pagbabago. Buhay ba, mama? Sapagkat, ang talino ngayon, iba bukas. Ang talino mamaya, iba mamaya. Nang gabi,
Kaya araw-gabi kang kumilala, araw-gabi makikilala mo ang magbibigay talino at karunungan sa iyo. Kaya sasabihin, eh ba't po ganun? Iniinom ko po Eka. Galing na po Eka, sabi niyo. Angkinin ko, magaling na ako. Inangkin ko naman po Eka eh. Eh ba't hanggang ngayon po hindi po ako magaling? Sinungaling ka. Sinabi mo, iniinom mo. Eh salit-salit ang tabletas ka puso lang. Nabulol pa eh kasi Apo Kunting. Totoo naman kaya. Buhay ba ang ama? Mga mahal! Hindi naman marunong si Apo Kunting nyo ng damot-damo, ng dahon-dahon balat-balat, sanga-sanga, nang matutunan binigay sa inyo, pinagtawanan pa. Magbasa nga kayo mula sa unang tipan at bagong tipan, kung may kapsul lang nakasulat. Alam kong magagawa ang ama. Hindi kayo binabawal uminom at magpadoktor. Ang sinasabi sa inyo, magpakatotoo kayo. Para nang sa gayon, malubos ang himala't hiwaga. Alam kong may magagawa ang ama. Si Apo Kunting walang alam kaya napagtatawanan. Eh, hindi niya Eka alam. Tinanong Eka ako eh, kumusta ka na ba Eka? Eh, sagot ko naman, eh, kasi po Eka, hindi pa ganun ba? Eh, sige Eka, tuloy mo yung ginagamot. Hindi niya Eka alam. Sabi niya sa akin, tuloy ko daw yung ginagamot. Si Kunting walang alam. Ngunit ako alam ko, tuloy mo yung ginagawa mo, hindi ka gagaling. Walang kong may magagawa. At pagkatapos, tuloy mo gagawin mo at ginagawa mo. Sulong, hiwaga ako'y kakamtin mo. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Masabaw ang araw na ito. Masabaw ang mga may birthday kahit walang handa. Tama ba? Masabaw! Paano nyo makikilala ang kadakilaan? Paano nyo makikita ang kabutihan? Gawin nyong marapat, aral ay pakinggan. Inyong isa buhay, tuptin yung tuwiran. Dumarotal ang kahinaan dahil taong alabok at may karupukan. Subalit ang katatagan ng inyong puso't kaisipan na sama nyo magmumulang kukuhanin yan, ibigay nyo sa kanya nang maging ganap kayong lahat. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manang
sana bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Sang araw may tinanong si Apo Kunching, Panginoon, eh bakit po ka ako yung halaman na yun? Laging maraming bunga, madamot naman yung may-ari. Ano eh, kaanak kasalanan ng may-ari, ay nung halaman dun sa kasalanan ng may-ari. Pinasisibol ko eh, kang maraming bunga yung baka matauhan, isang araw ay mamigay. Eh pag hindi eh, kanamigay iyan, isang araw, yung buwig-buwig na yan, yung kumpul-kumpul na yan, yung balabalangkas na yan, mawawala rin. Dahil kung paano siya'y mamamatay, puno din mamamatay. Ay, ganun po ba? Eh, salamat po din ako magtatanong patawad po. Alam kong man, magagawa, kapag di nyo alam, magtanong kayo sa Diyos. Paano nyong nalamang siya yon? Nagsabi ba siya ng masama? Ganyan ang Diyos. Hindi siya nagtuturo ng masama. Hindi siya nagsasabi ng masama. Hindi nga niya sinagot na, eh sige eka anak, nakawin mo. Dahil madamot siya. Eh sige anak, pigtasin mo pag walang nakakawin.